Bago po natin simulan ng kwento, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ito si Joseph. Update ko lamang kayo dun sa mutya ni Toto at ang kanyang manok na panabong, yung part 10 po. Bali, hindi pa po kasi nagre-reply yung sender nun, kaya hanggang sa ngayon ay wala pa po. Pero pinipilit ko po siyang kausapin para sabihin niya sa akin kung ano yung mga sumunod namang pangyayari. Para ako na lang yung magtuloy, ako na lang yung magsulat, para araw-araw may ma-upload natin. Yun lamang po. I-update ko po kayo ulit sa susunod. Simulan na po natin yung kwentong Hinabol ng Aswang sa Talahiban. Isang magandang araw po sa inyo, Sir Joseph, at sa lahat ng mga tagapakinig sa channel na ito. Tawagin nyo na lamang po akong Kaloy, hindi ko tunay na pangalan. 59 anyos sa kasalukuyang nakatira dito sa Antique, kasama ang aking buong pamilya. Nais ko lamang pong ibahagi sa inyo ang aking sariling karanasan noong ako'y binatilyo pa lamang. Bata pa lamang ako'y likas na sa akin ng pagiging bulakbol at hindi napipirmi sa bahay. Sabi nga ng aking ina, kung saan-saan umano ako napapadpad at palaging gabi na akong umuwi. Kaya nakasanayan na nilang paglagi ko sa labas. Hanggang sa nakalakhan ko na lamang ang gawaing yon, subalit hindi ko lubos akalain na yun palang magiging dahilan kung bakit nakaranas ako ng isang kababalaghan. Noong umedad 20 na ako nung kunsansan ako napapadpad, parati kasi akong sumasama sa mga kabaryo kong nangingibang lugar para magtrabaho at kumita ng pera. Nang mga panahong yung Sir Joseph, ay may sakit ang aking ina. Kaya naman napapasama ako sa kanila at kailangan ito ng maintenance na gamot. Hanggang sa may nakilala akong binatang naghahanap ng kasama sa trabaho sa bukid ng kanyang amo. Kaya naman nagpresenta na lamang akong ipasok niya dahil kailangan ko ng pera ng mga sandaling yon. Nang araw ding yun ay agaran na kaming bumiyahe sa isang baryo. Hindi ko na lamang po sasabihin yung eksaktong lokasyon, Sir Joseph, sa baryong napagtrabahuhan ko. Respeto na lamang po sa mga taong naninirahan roon, magpasa hanggang ngayon. Nasa liblib na bahagi ng baryo nakapwesto ang bahay ng kasamahan ko sa trabaho na si Rowell. Malayong malayo sa kabiasnan, pawid lamang ang bubungan nito at puro pinagtagpitagping kawayan at kahoy ang dingding. Literal na bahay na pang probinsya ang tirahan ng kaibigan ko. Mabait naman ang mga magulang ni Rowell at pagsasaka lang din ang hanap buhay ng mga ito tulad ng pinapasukan naming trabaho ni Rowell. Sa umaga ay nagagapas kami ni Rowell ng mga damo sa bukirin ng pagmay-ari ng mga amo namin at nagtatanim ng iba't ibang uri ng mga prutas at pananim. Pagsapit naman ng hapon ay nanguhuli kami ng isdang mauulam sa ilog di kalayuan doon sa bahay nila. Kahit pa malayo sa kabiasnan ang lugar nila ay ramdam mo ang kapayapaan at katahimikan. Ang lawak pala ng bukiran dito ni Mang Andoy, tol. Mabuti na lang at pinasok mo ako sa kanila. At least kahit papano ay may mapapadala akong pera kay inay para pambili ng gamot niya. Ani ako sa kaibigan ko. Oo nga, tol eh. Mabuti't nakilala kita dun sa palengking pinagbabagsakan namin ng mga gulay. Matagal-tagal na kasing nangangailangan ng tauhan si Mang Andoy dito sa bukirin niya. Sagot niya sa akin, saka na namin pinagpatuloy ang pagagapas ng damo. Siya nga pala, tol. Pagkatapos ba natin dito ay manguhuli ulit tayo ng isda sa ilog para may pang-ulam tayo mamaya? Dagdag niyang wika. Tumango naman ako at sinabi sa kanyang sigit walang problema sa akin. Mas maiki nga yon dahil libre na naman yung aming uulamin. Hindi na kami bibili pa ng mauulam sa hapunan. Sa paglipas ng mga oras at magtatanghalian ay dumating ang kanyang nakababatang kapatid, si Joshua.
May dala itong pagkain at inaalok kami nito ng mananghalian na muna. Kuya, balita ni Amang may piyesta sa kabilang baryo. Baka gusto niyo pumunta sa sayawan mamaya at bukas nagaganapin ang piyesta ron. Sabi ni Joshua habang kumakain. Ay, oo nga pala tol. Ano, tamang-tama, linggo bukas. Wala tayong paso kaya pwede tayong umiska po mamayang gabi para makipiesta. Anong malay natin? Baka mamaya doon na tayo makahanap ng magiging chika babes. Pagbibirong wika ni Ruel sa akin. Binatukan ko si Ruel sa sinabi niyang yon at tinawanan lamang ako nito. Ikaw talaga tol, puro ka kalukuhan. Tigil-tigil lang mo yung mga panluloko sa mga babae mo. Ani ako pa sa kanya. Asus, parang ikaw hindi. Baka nga nagbibilang ka pa ng mga babae mo dyan eh. Natatawang saad nito. Kinahaponan nga Sir Joseph, matapos naming mamingwit ng isda eh, nagpaalam kami sa ama ni Ruel na pupunta kaming sayawan sa kabilang baryo. Pumayag naman ito at sinabing huwag kaming magpapaabot ng umaga at sumabay kami sa mga kabaryo nilang nagtutungo roon. Sapagkat madilim ang dadaanan namin at napapaligiran pa ng mayayabong ng mga kagubatan. Bago kami umalis ay pinabaunan pa kami ng asin at kalamansi. Matatawa na sana ako nang iabot sa akin ng kanyang ama ang asin at kalamansi. Nang bigla akong sikuhin ni Ruel at sinabing pangontra daw ito sa mga masasamang elemento, lalong-lalo na sa mga aswang. Habang nasa daan kami at naglalakad patungo sa baryong may sayawan, saka ko lang nailabas ang tawa ko at sinabing hindi naman totoo ang mga aswang. Sa dinami-dami kasi ng napuntahan kong lugar at pinagtrabahuhan ko ay hindi pa ako nakakasalamuha sa sinasabi nilang aswang, maski isang beses lang, kaya hindi talaga ako naniniwalang may aswang. Binatukan naman ako ni Ruel at sinabihang, wala namang mawawala kung maniniwala ako sa bang sinasabi ng mga nakatatanda. Ay naku tol, hindi naman talaga kasi totoo ang mga ganyang nilalang. Nangingiti ko pang wika. Naku tol, sige ka, baka mamaya kalabitin ka ng aswang, mayari ka pa. Tugon naman ni Ruel. Habang nasa daanan nga kami, naisipan kong papakina lamang ang dala kong kalamansi at sinausaw ko to sa asin. Gawain ko din kasi ang pumapapak ng maasim, kasabay ang iilang kabaryo nila na pupunta din sa sayawan na yon. Ingat ka iho, nasa huli ang pagsisisi. Narinig ko may nagsalita sa likuran namin ni Ruel. Nang lingunin ko ito ay nakita ko ang isang matandang lalaki na nakasunod sa amin. Anong ibig niyong sabihin, tatang? Tanong ko sa kanya. Hindi ito sumagot at tinawanan lamang ako, saka naglakad ng mabilis at inunahan kami. Napakunot na lamang ang aking noo at sinundan ito ng tingin. Sinong kausap mo dyan? Tanong ni Ruel sa akin. Sinabi ko naman sa kanya ang nakita ko at nang ituro ko ang matandang lalaki na kanina lamang ay nasa unahan namin, bigla na lamang itong nawala. Bigla na lamang itong naglaho na parang bula. Ipinagsawalang bahala ko na lamang yon at inisip na baka mabilis lamang iyong maglakad. Sa kadahilanang hindi pa naman ito ganoon katanda. Nang makarating nga kami sa sayawan ay marami ng tao ang naroroon sa labas. Sa basketball court lamang ito ginaganap at pinalilibutan lamang ng harang nakawayan ng paligid para hindi kung sino-sino ang makakapasok. Mag-aalas 7 na ng gabi nang mag-umpisang umalingaw-ngaw ang tugtugan sa paligid namin at nagsipasok ng mga tao sa loob ng sayawan. Inaya na din ako ni Ruel na pumasok na at baka maubusan kami ng upuan sa loob. Sige tol, tara na, pasok na tayo. Tugon ko sa kanya. Sa paglipas ng mga oras ay nagpatugtog na ng sweet music at nagsipagsayawan ng mga kadalagahan at binata. Kaya naman inutusan ako ng kaibigan kong pumulot ng mga dalaga para daw may maisayaw ako. Subalit sinabi ko na lamang sa kanyang mamaya na lang
dahil wala naman akong natipuhang dalaga. Ikaw na tol, baka may natipuhan kang dalaga riyan. Anya ko pa sa kanya at agad nang pinatayo. Ay nako tol, maya-maya na ako sasayaw kapag may natipuhan na akong dalaga. Natatawang wika ni Ruel. Makalipas ang ilang sandali habang nakaupo kami, ay pinipilit ako ng kaibigan kong sumayaw sapagkat wala akong balak at wala akong natitipuhan ni isa sa mga dalagang nakaupo doon sa kabilang upuan. Habang nakaupo ako, matamang tinitignan ang mga nagsasayawan, may nasipat akong isang dalagang nakaupo lamang sa gilid. Masamang nakatitig ito sa gawin namin, kaya naman kinilabit ko ang kaibigan ko at bahagyang inginuso ang babaeng nakatitig sa amin. Tol, kilala mo bang babaeng yon? Ang sama kasi makatingin sa atin eh. Tanong ko sa kanya. Sunod-sunod naman siyang umiling at sinabing hindi niya kilala ang babae, tsaka hindi niya maalalang nakausap niya ang dalaga minsan. Ah, baka ganyan lang talaga kung makatitig yan. Sambit ko pa. Baka nga. Maiksing tugon niya naman at agad na tinungga ang isang basong alak. Hindi ko na lamang pinansin pa ang dalaga at muli nang itinuon ang pansin sa pag-iinuman naming magkaibigan. Sa paglipas muli ng mga oras, Sir Joseph, ay inaya na ako ng kaibigan kong umuwi. Tol, uwi na tayo. Medyo tinamaan na ako sa alak eh. Sambit nito na pinupunasan pa ang pawis. Sus, wala ka pala tol eh. Kala ko bang malakas ka sa alak? Bakit parang ang bilis mo yatang tamaan ngayon? Anya ko pa sa kanya. Dahil sa pakiramdam ko ay tinatamaan na ng alak ang kaibigan ko, kaya naman kagad na kaming lumabas ng sayawan. Isa pa, mag-aalas dos na yun ng madaling araw at tanging liwanag na lamang ng buwan ang nagsisilbi naming liwanag sa madilim na daan. Habang binabagtas namin yon, nakalimutan kasi ni Ruel na magdala ng pang-ilaw. Sumakto namang bilog na bilog ang buwan sa kalangitan. Maya-maya pa'y nakaharnig kami ng pagaspas at kaluskos mula sa malaking punong di naman kalayuan sa kinaroroonan namin. Kaya naman sandali kaming napahinto at sabay-sabay napatingin sa gawi kung saan namin naririnig ang ingay. Di kalaunan ay napagpasyahan naming lapitang magkaibigan ang malaking puno. Nang tingnan nga namin Sir Joseph, ay umaalog talaga yon, na para bang may tumapong malaking ibon. Nagtaka kami sapagkat wala namang hangin para maging dahilan ng pag-alog noon o yung pagwagayway. Nang tumingin ulit kami sa likuran namin ay laking gulat na lamang namin nang makita ang dalagang itinuro ko kanina kay Ruel na masamang makatitig sa amin. Nakatayo ito sa di kalayuan habang nakamulagat ang mga mata nito at namumula-mulang para bang may sore eyes yon. Napansin ko ring sunod-sunod ang tumutulo niyang laway patungo sa leeg nito. Nakaramdam na ako ng takot sa sarili at tila ba maniniwala na akong totoo nga ang mga aswang na sinasabi ng pamilya ni Ruel. Tol, tol, tao ba yung nakikita ko? Garalgal kong tanong sa kaibigan ko dahil tila ba hindi ako makapaniwala sa nakikita ko sapagkat sa buong buhay ko ay ngayon pa lamang ako nakakita ng ganoong kabangis na itsura. Yun bang parang asong nakangisi at handang manunggab anumang oras? Tol, aswang! Aswang ng taong yan! Takbo tol! Sigaw ng kaibigan ko at agaran niya na akong hinatakpatakbo. Nang tatakbo na kami ng kaibigan ko patungo sa kanilang baryo, habang walang humpay na hinahabol kami ng aswang. Tol, bilisan mo na tumakbo. Mahabol tayo ng aswang. Rinig kong sabi ng kaibigan ko. Ito na, binibilisan ko na ang pagtakbo eh. Sagot ko habang tumatakbo. Rinig na rinig namin ang nililikhang tunog ng aswang na animoy pato yon. Wakwak ng wakwak ngunit nakakapangilabot naman yung tunog. Umalinsangan na rin sa paligid habang patuloy pa rin sa pagpagaspas ng mga pakpakang aswang na humahabol sa amin.
Kaya naman sinabi sa akin ni Rowell na suungin namin ang talahiban at sundan ko lamang raw siya. Dahil kapag nasa kalsada kami, madali lamang kaming madadakot ng aswang. Kapag nasa talahiban naman kami, mahihirapan ito dahil magiging sagabal umano ang mga naglalakihang talahib sa aswang at hindi iyon makakalapit sa amin. Naagaran ko namang sinunod yon. Sa paglipas ng ilang minuto ay nakalabas kami ng talahiban at nakita kong malapit na kami sa bahay nila. Hindi na rin namin naririnig ang huni ng aswang na humahabol sa amin. Nang nakarating kami sa bahay ay kaagad naming sinabi sa ama ni Rowell ang tungkol sa aswang. Nung tanongin naman kami nito kung nasaan ang asin at kalamansing binigay niya kanina, sinabi ko naman na kinain ko yun habang naglalakad kami papunta sa pestahan. Samantalang iyong binigay naman sa kaibigan ko ay naiwan pala nito sa lamesa sa sayawan. Ayan, kaya kayo kamuntikan ng mahabol ng aswang. Mabuti na lamang at sa talahiban kayo tumakbo. Dahil kung hindi, tiyak na kinarne na kayo ng aswang. Wika sa amin ang ama ni Rowell. Pasensya na ho kayo kung di ako naniwala sa mga sinasabi niyo tungkol sa aswang. Paghingi ko ng paumanhin sa ama ng kaibigan ko. Sinabi naman itong ayos lamang yon. Hayaan na raw namin at bukas na bukas ay babalik kami sa baryo kung saan kami nakipiesta. Pagkat batid niyang tagaroon lamang din ang aswang na humabol sa amin. Siya, sige na, magpasalamat na lamang tayo at walang nangyaring masama sa inyong magkaibigan. Magbihis na kayo at yung suot niyong damit ay ibigay niyo sa akin. Utos ng ama ni Rowell sa amin. Nauna na akong naligo habang si Rowell naman ay pinagkapi muna ng kanyang ama. Matapos ko ang maligo ay kagad na kinuha sa akin ang pinagubaran kong damit. Pagkatapos ay sinabihan niya akong magkapi na muna para may masmasan ng sarili. Habang nagkakape ako ay napansin kong nagsisika ng goma sa labas ng bahay si Mang Estong, ang ama ng kaibigan ko. Habang nagsisika ito ng goma, may mga inilalagay na mga dahon-dahong tuyo. Nasipat kong bumubuka-buka ang bunganga nito at may binabanggit na salitang hindi ko maintindihan. Matapos iyon ay nakarinig naman ako ng huni ng aswang. Dahil sa gulat ko ay agaran akong napatayo at akmang papasok na sana sa loob ng bahay. Kasalukuyang kasi akong nakaupo sa labas, sa gilid ng pintuan ng mga sandaling yon. Huwag kang papasok, hindi makakalapit sa atin ang aswang na yan, kaya huwag kang magkalala. Uwi ka sa akin ni Mang Estong. Napatingin naman ako sa matanda. Habang patuloy pa rin ito sa pagsisiga at tila ba walang pakialam sa naririnig na huni ng aswang sa paligid. Nagtayuan naman ang mga balahibo ko sa batok at randam kong nangangatog na ang mga tuhod ko. Kung hindi niyo po kasi naitatanong Sir Joseph, hindi pa nga ako nakarecover ng habulin kami ng aswang, tapos ay ito na naman. Muli na naman ako nakarinig ng huni ng wakwak, kaya sobra-sobrang kilawot ang nararamdaman ko ng mga oras na yon. Na maging ang kape, hindi ko na mainom-inom ng maayos dahil sa panginginig ng kamay ko, kaya naman nagkanda-tapon-tapon iyon. Easy ka lang tol, huwag kang magpapalatang kinakabahan ka. Sige ka, mas lalo ka lang aaswangin yan. Rinig kong wika ng kaibigan ko na sa mga sandaling iyon ay nasa may pintuan na pala. Takti ka tol, hindi pa nga ako nakaka-recover kanina eh. Tapos ngayon heto na naman. Anya ko pa. Maya-maya pa ay nakita kong nagtapo ng mga sunog na goma si Mang Estong sa bawat sulok ng bakuran. Tinensya niya lamang iyon na hindi aabot sa bakod na kawayan. Pagkatapos ay nagwika siya ng, "Kapag hindi ka tumigil pang aswang ka, susugurin kita sa bahay niyo at susunugin ko yon. Kaya magtigil ka na aswang. Dahil kahit kailan, hindi mo makukuha ang binatang dayo rito. Kaya magtigil ka na sa kahangalan mo." Sigaw na wika ni Mang Estong. Nang sumigaw na si Mang Estong sa ina ng kaibigan ko't nagwika ng, "Nida, akin na yung buntot ng pagi dyan. At ang langis. Makikita ng aswang na to ang hinahanap niya." Gigil na saad ni Mang Estong.
Ilang sandali pa'y nakita kong may malaking ibon nang lumipad papalayo sa bakuran. Pagkatapos ay muli nang tumahimik ang buong paligid at hindi na namin narinig ang huni ng aswang. O nga pala, noon ko lamang rin nalamang manggagamot pala ang ama ni Ruel at nagwika nga itong marahil ay naamoy ng aswang na yon na dayo lamang ako. Kung kaya't maging sa bahay nila ay sinundan ako ng aswang, simula noon Sir Joseph ay naniniwala na talaga ako sa mga aswang. Kahit saan man ako magpunta, ay palaging may bitbit akong asin dahil ang sabi ni Mang Estong ay pangontra iyon sa aswang. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po.